Akin ang ating mahal na ustad para sagutin niyan. Mabait na ako eh. Hindi naman ako gumagawa ng masama. Kailangan ko pa ba ng pananampalataya? Ayan, yan po ang pinaka magandang katanungan para po sagutin ito. At sa Angile, at sa taas sa Ordo, mabuti. Sa Bisaya, at sa yung pangbiak ng ano, yung at sa ba? Kalakul. Ganito, lahat naman magsasabi na mabuti. Actually, kung basihan natin ang ating logic, rason, walang isang taong masama sa mundo. Walang isang masama. Kahit si Satanas, kung basihan natin ang logic ni Satanas, ano bang logic ni Satanas? Huh? Sa Christianity, si Satanas, anghel, may gera sa langit, ang unang gera, hindi sa Iraq. Ang unang gira sa Christianity, sa langit, si Satanas. Siya yung the morning star, si Lucifer. Kasi iniwanan ang kapangyarihan sa kanya bilang right hand ng Diyos, tapos lumaki ang ulo ni Satanas. Sabi niya, I will make the throne a throne above the throne of God. Who will be my companions, and who will not will be my enemies. So nangyari ang gira dahil ang third party lamang niyang nakumbense, and the other, the rest, kalaban niya. Of course, makapangyarihan si Satanas, medyo halos na nalupig yung mga anghel, butin dumating ang Diyos. So tinanong si Satanas, bakit ginawa mo? May rason, nagrason si Satanas. Rason, kung basihan natin ang rason, walang masama. Dahil lahat ng nilikha ng Diyos, may rason. Example, yung prostitute. Tanungin yung prostitute, masama yung ginagawa mo. Bakit ka nag-prostitute? Masama yan. Bakit masama? Pina-enjoy ko lang yung mga tao. Wala naman ako sinasaktan eh. Huh? Wala akong sinasaktan. Pina-enjoy ko yung gustong mag-enjoy. At nagkakapira ako, wala akong sinakrapisyo ng mga tao, wala akong sinasagasaan. Naghahanap buhay ako. May rason din ang prostitute. Hindi masama, magnanakaw. Ah, tingnan yung panyo, yung si Yurme, yung may nakita sa YouTube, si Yurme, ang nanakaw, tapos binaril. Anong rason niya? Hiningi kong pera ay hindi binigay. Kayo nga, pag mag-hold upin kayo, ibigay niyo yung pera dahil hindi naman buhay na habol namin eh. Kundi pera lamang, may rason din. Ah? Kriminal, lahat ng tao ay marason. Yung tao nagsabi mabuti ako, eh sa kanya mabuti. Ang tanong kaya, sa Diyos, mabuti ka? Kasi kung babasihan ang rason, talagang wala kang kasalanan. Mabuting tao ka. Pero kung babasihan natin ang batas ng Diyos, ay masama ka. Dahil ano ang batas ng Diyos? Sambahin ninyo ako. Eh, wala kang sinasamba. Sino sinasamba mo? Ano pa ang Diyos? Ano pang ginasinabi ng Diyos? Sundin mo ang mga sugat, propita. Ay, sinunod mo. So, sundin mo si Jesucristo. Sinunod mo si Jesucristo. Sabi, kailangan pa bang relihiyon? Ang taong nagsabi na hindi ko kailangan relihiyon, actually, itong tao, hindi alam niya ang relihiyon. Dahil ang relihiyon, actually, lahat ng tao sa mundo ay may relihiyon. May relihiyon. Ano bang ibig sabihin ng relihiyon? Things that you love. Ang isang bagay na inyong minamahal, pinopokus mo ang buhay mo, yung relihiyon. You worship it. Money could be your religion. Women could be your religion. Okay? Ano pa? Rank. Ano pa? Fame could be your religion. Dahil yun ang ginagusto mo. So, another meaning of the religion, worshiping God. If you worship God, then you have a religion. So, ang mga tao magsabi na hindi ako masama, mabuting akong tao, let other people talk to you. Kasi maging conceited tayo niyan eh. Dahil ang totoo lang, dito ngayon, na mga babae dyan na mga lalaki, naging bakla, naging LGBT, tanungin mo sila, masama? Hindi. Lalaki sa lalaki magpakasal, mabuti sa kanila. Babae sa babae magpakasal, mabuti. So walang masama. If we base our logic, the judgment of God, if we base on the logic of human being, anong mangyayari? Lahat tayo ay correct. Tama tayong lahat. Dahil basihan lamang natin ang ating rasones, you are right. So, anong silbi?
ang Diyos nagpadala ng aklat, nagpadala ng mga sugo at propita. What's the use? Babasihan lang pala ang ating logic, ang ating pag-iisip. Ang babasihan. That's why mga bata ngayon, tinuturuan sa mga parents, hindi na sumusunod dahil may sarili silang pag-iisip. Tama sila. So yun mga kapatid, sino magtaong nagsasabi na hindi ko kailangan ang religion or what is this, ang God, yan ang tao nga walang silbi dito sa mundo. Sana hindi sinilang piktan kung dalunggan na eh, kundi na maano. So buti lang ang may likha sa atin, may kapal ay talagang maawain, ha? Mapasensyoso sa lahat, kahit anong sasabihin natin, kahit agin sa kanya, binigyan tayo ng hangin, oksigen, binigyan tayo ng lupa, binigyan tayo ng tubig para makainom. Pero ang tao ay ibang sinasamba. So dito lang ako, hanggang dito lang aking sagot mga kapatid. Pagpatuloy po ang inyong mga katanungan, baka may tanong pa sila.